Iba, oong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hinigin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibo at sa pag-ibang mag-iwang tayo sa ating debosyon muli ng Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hinggi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya na sa pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ni San Lucas, ang ating buhay ay magbigay liwanag sa mundo. Ang ating buhay ay lalong magpakilala sa awa at pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kordero ng Diyos, Anak
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa may hirap. Ipagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa sa damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkakahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia, si Crescente, si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko si Efeso, si Tikwiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaitanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin ang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos.
Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po tayong lahat. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo ng alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lucas, ang isa sa apat na sumulat ng Ebanghelyo. Kaya't makikita niyo sa taas, may apat na bilog sumasagisag sa mga apat na manunulat, mga ebanghelista. So hindi yan yung kalsada dito na ebanghelista. Pag sinabi nating ebanghelista, yan ang mga nagsulat ng ebanghelyo. At makikita nyo si San Marcos, San Mateo, San Juan, at San Lucas. At ang sagisag ni San Lucas, makikita nyo na mistulang parang baka na may pakpak. Sapagkat ang kanyang kwento ay nagsisimula sa pag-aalay sa templo. At ang kadalasang inaalay sa templo ay mga baka, tupa, at kalapati noong ipinahayag ang kapanganakan ni San Juan Bautista, ang unang naghanda sa pagdating ni Jesus Nazareno. Apat silang tagakwento ng buhay ni Jesus Nazareno. At natural lamang na kapag iba-ibang tao ang nagkukwento, halimbawa ako po, kung may tatanungin kayo, siguro ay may mga ibang datos na pare-pareho, pero kung tatanungin ninyo ang aking tatay, ang aking ate, ang aking kaklase, ang aking kaibigan, natitiyak ko parang iba-iba rin ang magiging kwento nila, depende sa pagkakaugnay sa akin. Magkakatugma siguro sila sa birthday, sa lugar kung saan ako pinanganak, pero sa iba't ibang bahagi ng ginawa ko, depende sa nagkukwento, di po ba? At kung halimbawa, iba sa inyo ay binigyan ng mga litrato, siguro iba sa inyo, pag naglipat ng bahay, nakita ninyo yung mga litrato at sabihin ko sa inyong ayusin mo sa album ang mga litrato, paano kayo mag-aayos ng litrato? Iba siguro sa inyo, ang gagawin nyo, aayusin nyo yung litrato sa pagkakasunod-sunod. Mula nung bata kayo hanggang sa tumanda kayo. Iba siguro sa inyo, ang gagawin nyo ay pagsasama-samahin ko yung litrato nung nagbibiyahe ako. O iba sa inyo, pagsasama-samahin ko yung litrato ng mga anak ko. Depende kung ano ang gusto mong ipunto. Ganun din ang mga ebanghelista, ang mga manunulat. Bagamat iisa ang kanilang ikinukwento, ang buhay ni Jesus Nazareno, may iba-iba silang gustong puntuhin. Si San Lucas, ang ikatlong ebanghelyo, marami siyang gustong puntuhin. Ngunit sa umagang to, simple lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Tatlong bagay tungkol sa pagkukwento ni San Lucas sa kwento ni Jesus Nazareno. Una, ang tawag sa kanyang ebanghelyo ay ebanghelyo ng kagalakan, the gospel of joy. Sapagkat sa lahat ng mga ebanghelyo,
siya yung madalas magkwento ng kagalakan na ang pagdating ni Jesus Nazareno ay hudyat ng kagalakan ng mundo. Kaya nga, noon palang sinabi ng anghel kay Zacarias na magkakaanak na siya matapos ng matagal na panahon kasamang kanyang asawang si Elizabeth. Sabi ng anghel, ang iyong anak magdudulot ng kagalakan sa mundo. At di po ba nang dumalaw ang katulad na anghel, si Gabriel, sa mahal na Birheng Maria upang sabihin naman ngayon ang kapanganakan ni Jesus sa Nazareno, sinabi din ng anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, magalak ka, Maria, sapagat ang iyong anak ay ang anak ng kataas-taasan. Kaya nga't nang dumalaw si Maria kay Elizabeth, pareho na silang buntis. Naalala ninyo yun? Anong sabi ni Elizabeth? Lumundag yung bata. Lumundag si San Juan Bautista sa kanyang sinapupunan. Lumundag sa kagalakan. Kaya nga't pag dumating ang Diyos sa buhay ng isang tao, kapag dumating ang Diyos sa kasaysayan ng sansinukob, ang unang bunga nito, kagalakan. Tingnan nyo nga ang mga katabi nyo, mukha bang magalak yan? O mukhang pinagsakluban ng mundo? Mukha bang nakababad sa suka? O mukha bang may tamis sa kanyang mukha? Ang tunay na deboto, hindi nawawala ng kagalakan. Ang tunay na deboto, hindi laging mukhang Biyernes Santo. Opo, katulad ng pong Nazareno siguro, nabibigatan tayo sa krus, maraming pasakit sa buhay, pero dahil nasa atin ang Diyos, walang dahilan para tayo mawalan ng pag-asa. Walang dahilan para tayo malugmok sa kapighatian, sapagkat alam natin, naririyan lagi at hindi tayo bibiguin ng poong Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magalak ka. At sabihin mo sa kabila, huwag kang susuko. Ang hindi susuko, ang laging nagtitiwala sa poong Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya mga kapatid, ang unang paalala ni San Lucas, kapag nasa atin ang Diyos, lagi tayong dapat magalak. Hindi maiiwasan ang problema. Hindi maiiwasan ang krus. Pero hindi rin maiiwasan ang hindi maubusan ng pag-asa. Kaya nga laging pinapaalala ni Papa Francisco, ang tanda ng isang Kristiyano ay kagalakan, the joy of the gospel. Dadami ang deboto kung pag-uwi natin mamaya, ipakita natin sa kanila, pinasigla tayo ng Nazareno. Pag-uwi nyo mamaya, tapos papaluin nyo yung mga anak nyo, mga apo nyo. Pag-uwi nyo mamaya, makikipagbasag ulo kayo, pasabihin ng mga tao, galing bang Quiapo yan? Galing ba sa Nazareno yan? Bakit mainit ng ulo? Dapat pag-uwi nyo mamaya, makita ng mga tao, ay, ba't bumait si nanay? Kagabi mainit ang ulo, nagsimba lang sa Quiapo. Aba, pasensyoso na ngayon. Aba, si tatay, masipag ngayon. Galing lang Quiapo, biglang naglinis ng bahay. Dahil ang bunga, kapag nasa atin ang Diyos, may kagalakan. Ikalawa, ang pinagmumulan din ng kagalakan natin ay ang awa ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni San Lucas, Ebanghelyo ng awa. Nagagalak ang Diyos kapag nahanap niya tayo at nagbabalik tayo sa Kanya. Kaya matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Lucas, yun daw mga talinghaga ng awa, yung
nawawalang tupa, yung nawawalang barya, at nawawalang anak. Doon daw po ito matatagpuan kay San Lucas. Ito raw ang mga kwento ng mga nawawala at nagwawala. Ayan, tignan niyo uli yung katabi niyo, mukha bang nawawala yan o nagwawala na? Kaya siguro tayo nandito. Alam niyo, huwag kayong mahiya. Yung mga nawawala na sa buhay at nagwawala sa buhay, yan ang gustong-gustong makita ni Jesus Nazareno. Yan ang gustong-gustong makatagpo ni Jesus Nazareno. Baka meron kayong pinagdadasal ngayon, nagwawalang anak, nagwawalang asawa, nagwawalang kakilala, at nawawala na ng landas. Yan ang gustong-gusto na makatagpo ni Jesus Nazareno. Sapagkat kung meron mang kagalakan ng Diyos, kaya nga sabi ni San Lucas, kapag natagpuan yung isang tupa lang, kaysa dun sa siyam na putsyam, nagpipiesta ang langit. Kapag daw ang isang makasalanan ay nagsisi, nagagalak ang sangkalangitan. Kapag maraming pumipila sa kumpisyonaryo, nagagalak si Jesus Nazareno. Mas mamatamisin ni Jesus Nazareno ang isang debotong nangumpisal, ang isang debotong nagsisisi, ang isang debotong nagsusumikap magbagong buhay. Aanin mo ang prosesyon, aanin mo yung maglakad ng paluhod, aanin mo ang magdebosyon, kung hindi mo naman kinakatagpo ang awa ng Diyos. Kaya nandito tayo mga kapatid, bukod sa pasasalamat, pagsisisi. Walang ibang ikinagagalak ang Diyos kung hindi ang ating pagsisisi. Awa ng Diyos. At ang pinaka dapat din daw natin ikagalak ay yung tayo patawarin ng Diyos. Hindi tayo dapat magsaya lang pag maraming pera. Aanin mo ang maraming pera, hindi ka pinapatawad ng Diyos. Aanin mo, ikaw nga ang nasa taas, nasa luklukan ngayon, ang daming nag-aaway, makapuesto lang. Nasa puesto ka nga, makapangyarihan ka nga, may pangalan ka nga. Pero walang pagsisisi, kaya tuloy walang kagalakan sa buhay. Ang kagalakan nagmumula din sa awa ng Diyos. Ang kwento ni Jesus Nazareno kay San Lucas, kwento ng kagalakan, kwento ng awa, at panghuli, alam niyo po si San Lucas din daw ang nagsulat nung gawa ng mga apostol. Yun yung kwento pagkatapos nung apat na ebanghelyo. Yun yung ikalimang libro sa Bagong Tipan, yung gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles. At ang magandang paalala din ni San Lucas, ang kwento ni Jesus Nazareno hindi mapaghihiwalay sa kwento ng simbahan, sa kwento ng bawat alagad, sa kwento ng bawat deboto. Magkadugtong ang kwento ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Magkadugtong ang buhay ni Jesus at ang buhay natin. Hindi pwedeng magkaiba. Hindi pwedeng ang kwento ni Jesus Nazareno pulos galak at awa, tapos ang kwento natin pulos galit at paghihiganti. Hindi pwede yung kwento ni Jesus Nazareno pulos pag-ibig kapayapaan, tapos ang kwento natin, away at hidwaan. Magkadugtong dapat daw po. Kaya nga't nung nabuhay na maguli si Jesus Nazareno, sa kwento naman ni San Lucas, nabuhay na maguli ang simbahan. Dati-rati, duwag ang simbahan. Magulo ang simbahan. Pero nung nabuhay na maguli si Jesus Nazareno, naging masigla na uli ang simbahan. Dahil
magkatambal ang kwento niya at ang kwento natin. Kaya mga kapatid, ito rin sana ang ipagdasal nating biyaya. Huwag malayo ang kwento ng buhay natin. Opo, katulad ni Jesus sa Sareno, dumadaan tayo sa pagsubok, may krus, may pagdurusa, pero katulad ng kwento ni Jesus sa Sareno, tapat sa Ama, puno ng pagmamahal at awa sa atin. Kaya kung papaano sa kwento ni Jesus sa Sareno, may tagumpay, may kaluwalhatian, ganun din ang kwento ng bawat isa sa atin. Kagalakan, awa, at ugnayan kay Jesus Nazareno. Ito ang kwentong ibinibigay sa atin ni San Lucas. Kaya nga ang pangalan niya ibig sabihin, nagbibigay liwanag, sapagkat ito ay ang kwento ni Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman kami sapagkat nais namin lalong matuklasan ang iyong kwento, ang iyong buhay, ang iyong pagpapala. Salamat sa mga katulad ni San Lucas na nagpakilala sa amin sa iyo. Kami din po, isugo ninyo, maipakilala namin kayo sa aming pamilya, sa aming mga kasamahan, sa aming kapwa, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan niyo po kaming matagpuan ang kagalakang tunay sa buhay. Tulungan niyo po kaming magsisi upang matagpuan namin ang iyong walang hanggang awa at pagpapatawad. At higit sa lahat, huwag nawang malayo ang aming buhay sa iyong buhay. Patawarin niyo po kami kapag minsan naiiba ang aming ugali, naiiba ang aming ginagawa, naiiba ang aming kwento sa iyong buhay. Patawarin niyo po kami, gabayan niyo po kami upang kami din magbigay liwanag sa mundo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na ihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay na buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan, manalangin tayo.
Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Makapangyariang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming pangangailangan. Ipagkaloob mo mga ito'y alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, itinatag niyang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga mo, Panginoon, o sana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Lucas, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan at awa ang Diyos. Kaya't sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Oh.
inami kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumulan ng kagalakan at awa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko.
Jesus Nazareno. Masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa, gabayan ako. Pahamakan at iyak na kamatayan, magpunin niyo kami, mapabayan. O Jesus Nazareno, kay buhi mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ang mabawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal na ako. Ngayon at napakailan man, ika'y pupurihin ko. Mahal na kong Jesus Nazareno. Nazareno. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalomong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balita na ipinangaral ni San Lucas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kagalakan sa buhay ay ang matagpuan ang awa ng Diyos at maidugtong ang ating buhay sa buhay ni Jesus Nazareno.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at galak ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa kumpang tayo, pasal.